5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. What's up, mga titos and titas? Welcome to Crypto Live Pilipinas Tokenize Edition. Can you feel it? Can you feel it? Can you feel it? Maganda, maganda, magandang Friday na pala, ha? Ang bilis ng araw. Friday morning po sa inyo lahat, mga titos at titas. Kamusta kayo, yung mga kababayan natin all over the globe? Magandang araw po sa inyo, yung mga nasa Middle East. Maagang habang nag-aalmutsaw, ay kasama si Tito G, nakatambay dito, ha? Pati yung mga nasa Australia, Canada, UK, ayan, mga tumatambayan dito. Yung iba, Team Replay Bombers na lang. Di bale, bumobomba sila ng like. Yun. Well, today, mga tito si Didas, pag-uusapan natin, puro tokenized to. Puro tokenized ang nakahain na balita sa atin, mga tito si Didas. And bibigyan ko kayo, I'll share with you my take kung ano tong ginagawa dito sa mga tokenized assets nitong mga big boys. Okay, big boys na kasi naglalaro dito, eh. 'Di ba? So ano yung possibly maging future, okay, with this tokenized assets in play. All right? Click the like, click the share, click the subscribe button. Ito po si Tito G, ang paborito niyong tito dito sa tambayan. Ayun, yan. Makikipagkwentuhan po ulit sa inyo, ha. Yung mga nasa TikTok natin, 10,000 likes ang kailangan natin para bumomba yung TikTok natin. Ayan, yan. Tapos mamaya, syempre, babasahin natin yung mga comments nyo. Pasok muna natin mga balita. Tapos, we'll do more silipan. More silipan portion today and batian portion. Okay. Tito Alan Noy TV, magandang umaga po sa inyo. Yan na, napaaga na. Sabi mo kasi, shout it out. Alright. Teka, hahanapin natin. Alright. Hanapin natin ang mga tabalits. Pasok natin yan. So, sok paning ang mga tabalits. Ayun. Pasok na pasok. Teka muna. Yung nasa TikTok. Medyo natatabunan sila. Alright. Okay. Okay, teka. Magkaiba ng screen na lumalabas. Alright, tignan natin to. Asan na yung mga nasa TikTok natin? Ayun, parehas na sila ng screen.
Okay, tuloy-tuloy tayo ha mga titos at titas. Ayan na, binobomba na sa TikTok yung like ha. Okay, dalawa lang po itong balita natin pero pareha sa tokenize. Nakafocus tayo sa tokenize. Ito mga nasagap na balita ng ating mga marites. Bitfinex issues tokenized debt for El Salvador's first hotel funded via blockchain. Bitfinex Securities is issuing a tokenized debt offering to fund the construction of a new Hampton by Hilton Hotel at El Salvador International Airport. The tokenized debt offering is the first of its kind in the Central American country, seeking to raise $6.25 million. The short-term debt has a 10% coupon over 5-year term and the minimum investment is $1,000. Okay. Ito yung details ha mga titos at titas. Bitfinex Securities partnered with Inversiones La Guardia, an established entity in El Salvador, to oversee the tokenized debt. Ano ba mangyayari dyan ha? Okay. Dito Banks, isa pa nilang partner to. Ito naman yung responsible for tokenizing and structuring the transaction and ensuring that it is issued on the Liquid blockchain. A Block 2 Layer 2 solution, the token will trade under HILSV ticker with 2 trading pairs including fiat, US dollar and Tether stablecoin, and trading will occur exclusively on the Bitfinex Securities platform. Parang kauna-unahan nga din ito, no, na narinig natin, Tito Pogs and Tito Macau Journey, na magiging tradable mismo yung token, ha? Okay. Mismo yung token, magiging tradable siya sa isang exchange, number one. Number two, kauna-unahan din na narinig natin ha, na Finand, okay, yung isa pong hotel construction, isang negosyo, pinondohan, okay, pinondohan po ito ng crypto. Okay, so ano po yung, based po dito sa detalye na to, no, yung magiging reward, okay, yung magiging coupon, okay, ganito ha. Sa traditional finance, okay, kung bibili tayo ng mga paper assets na tinatawag like your stocks or your bonds, no, particularly bonds, meron tinatawag na coupon rate. Sa mas common terms, yung mga nagbabangko, para po yung interest rate. Okay, nilagay mo yung pera mo sa bond and then meron kang interest rate. Alright? So, yung bond na yon naka-fix lang siya. Usually, tradable yan sa secondary market pero hindi ganun kalaki yung volume. So, hindi mo ine-expect na yung bond na binili mo eh significantly aakyat or bababa yung presyo. Halos hindi gumagalaw. Pero, meron kang fix na kikita na 10%. Alright? So, ito pong ginawa sa El Salvador. Okay, nag-raise ng capital. Okay, nag-raise ng capital. So, parang medyo similar dun po ito sa stocks, no? Kasi sa stocks, pag nagre-raise ka ng capital, nag-i-issue ka ng shares, alright? Kung yung company ay namimigay ng dividend, alright? Eh, makakakuha ka ng dividend or parang interest na rin, di ba? Yun nga lang, ang kaibahan niya, pagka dividend po, hindi yan fixed and hindi guaranteed. Meaning to say, the company, sa stock market to ha, the company can declare or cannot declare. Okay? May option sila to declare a dividend or not. So, ang kaibahan po dito sa tokenize, no, na asset, naka-fix 10% ka, tapos tradable ka. So, parang, imagine niyo parang hybrid siya na stocks and bonds. Okay? Meron kang fixed na 10% na coupon plus tradable pa yung asset. Another pinagkaiba, mga titos and titas. All right. Another pinagkaiba po. Ito, wala kang ownership. Okay? Hindi nagre-represent ng ownership yung hawak mo na tokens. Hindi katulad po, no, sa stock market, pag kami hawak ng shares, it represents an ownership doon sa particular company. Okay? Nakakasunod ba? O litong-lito na? Hindi, hinihimay ko sa inyo ha, para mamaya pagkatalon natin doon sa take ni Tito G sa conclusion natin, hindi kayo mahirapan. Magigets nyo kagad dahil malaki po ang impact nito eh. Napakalaki ng impact nito, lalo na sa mga katulad natin na nasa crypto.
lalo na sa mga katulad natin, especially yung mga millennials, no, yung mga bago lang bago pa lang kumakayod ngayon, naghahanap ng paglalagyan ng ipon nila. Naghahanap ng pag-iinvestan. 'Di ba? All right, so mamaya paliwanag natin 'yan, balikan natin 'yan, ha. Okay, so next balita natin, BlackRock tokenized build fund now convertible to USDC 24/7 via Circle integration. Circle, the issuer of USDC, announced a new smart contract functionality that allows holders of BlackRock USD institutional yung build na lang. Haba kasi. To transfer their shares to Circle for USDC. All right. Transfer their shares to Circle for USDC. Mga tito sa titas. So yan po ang ginawa, no? Kumbaga, basahin muna natin. Tuloy ko muna. Tokenization of real-world assets is rapidly emerging product category. Tokenizing assets is but one important dimension of solving investor pain points. USDC enables investors to move out of tokenized assets at speed, lowering cost and removing friction. We're thrilled to provide this functionality to build investors and deliver the core benefits of blockchain transactions via USDC availability to investors. All right. Ganda nito. Oo, ganda nitong tambalits na to. Ang takmao ni BlackRock. 'Di ba? Do you remember a few weeks ago, sinasabi ko na sa inyo na I will not bet against BlackRock. 'Di ba? Pag nag-applyan ng ETF, most likely ma-approve. Because based on their performance, based on their history, 99% na-approve pag nag-a-apply sila ng ETF. Okay? So ito po, itong move ni BlackRock sa token sa RWA, Real World Asset Tokenization, okay, is for me another game changer. Another game changer. So kwento ko lang, ha, ano po yung ginawa ni BlackRock, no? So ito naman, nag-i-issue sila, okay, yung coupon rate. Okay, yung coupon rate po ng mga bonds, okay, ng mga ETFs, no, yung mga products ni BlackRock, okay, yung coupon rate na yung coupon na binibigay nila is instead of peso, okay, inagi-issue sila ng build token, okay, na ang value is 1:1 na pwede mong ipalit sa USDC. Alright? So meaning to say, dati sa traditional finance po, ganito nangyayari. So kung meron kang nag-purchase ka ng bond from BlackRock at may coupon rate na 10%, naglagay ka ng 100,000, in one year, meron kang 10,000. Okay? Yan yung kita mo, yung coupon. $10,000, no? So, ang kaibahan nito, same asset, no? Yung traditional finance na asset, pero instead of $10,000, okay, 10,000 build tokens ang makukuha mo. Okay, that's one. Number two, okay, yung build token na yon, pwede mo i-convert into USDC. Okay, nahuhuli ba? Sabi nung iba, ano naman yan, tito? Parang humirap pa. Okay, di ba? Kung iisipin mo, ganito eh, no? Kung nag-iisip ka ng straight line lang, kung iisipin mo, parang humirap nga naman. Dati-rati, pagka nagbigay ka ng 100,000 with 10% coupon rate, meron ka ng fiat na 10,000 every year. So ngayon, ang makukuha mo pa pagka sumakay ka dito sa fund ni BlackRock, ang makukuha mo, token na build, i-convert mo pa sa USDC, yung USDC, i-convert mo pa sa fiat. Di ba? Parang, ang dami pa niyan, tito. Parang mas pangit yan. Parang mas okay na yung dati sa TradFi. Oh, napag-isip-isip sila. Oh, ano, scam yung crypto, scam. Well, ganito po, no? Ganito ko tinitignan ito, no, mga titos and titas. Diyan kasi sa amin, sa United States of America, okay, napakadami naman na talagang na-afloat na mga assets, no? Fiat currencies, no? And assets, maraming available diyan sa amin sa Amerika. Especially yung mga nasa traditional finance, the boomers, no? Ayaw na nilang pumasok dito sa crypto kasi pag-aaralan pa nila.
paano nga ba ako bibili ng USDC or USDT? E fiat yung pera ko. Bakit pa ako? Mahihirapan pa ako. Gusto kong bumili ng Bitcoin. Yun nga lang, paano ako bibili ng Bitcoin? E fiat yung pera ko. Sana magpi-P2P pa ako? Hindi ba delikado yan? Di ba? Sabi nung AirPods mo, sabi nung lolo mo, hindi ba delikado yan, apo? E baka ma-scam tayo dyan, apo. Hindi ba? So you have to understand that most of the traditional money nandito rin sa traditional finance. And yung mga yan, ayaw na halos galawin yung pera nila dyan dahil at ililipat sa crypto, although may interest sila. Mukhang okay yung Bitcoin, ang taas, pero paano ako bibili? Hindi nila alam eh. May interest sila, pero ayaw na nilang pag-aralan pa. Ayaw na nilang mag-P2P. Alright? So with this vehicle na ginawa ng BlackRock, okay, automatic magkakaroon sila ng crypto, ng USDC, automatic pwede na nila i-convert sa Bitcoin, hindi sa fiat. Marami na silang fiat eh. Are you getting my point? Diba? Hindi na po mag-convert sa fiat itong mga to. Kasi gusto na nga nilang pumasok sa crypto eh. So si BlackRock, binigyan ngayon sila ng window of opportunity para makapasok. Okay? And, how many? Ito ha, ito tanong ko. Eh, gaano karami yan? Diba, mga titos and titas? Gaano kalaki ang pinag-uusapan natin? Okay? Eh, baka magkanda umbap-bulubulap-bap-bubap tayo rito. Alright? So, nagsisimula pa lang po tayo. Yan ang ibig natin sabihin dito. Yan ang punto ni Tito G rito. Nagsisimula pa lang po tayo. Okay? Nauna tayo, mga retailer. O, nauna pa, bago tayo mga retailer, the geeks, nauna. Yung mga coder, yung mga nakakaintindi. Di ba? Yung mga grupo nila sa Satoshi Nakamoto, Vitalik. Okay, sila nauna eh. Pasok tayo, mga retailers. Doon medyo, meron lang mga the likes of CoinsPH, the likes of Binance, di ba? Last cycle, pasok tayo. Alright. O ngayon, mga titos at titas, eto na. Itong ginawa ni BlackRock na to, ito yung vehicle nitong mga boomers para makapasok sa crypto. Ang tanong, okay, eto na lang ha. Sino mas maraming pera, Gen X o boomers? Di ba? Sino mas maraming pera? Si, ano pangalan nito? Warren Buffett? Di ba? Or si Mark Zuckerberg? Mas marami pa rin pera itong mga boomers. And with this vehicle, okay, meron na silang chance na makasakay sa crypto. So napaka-utak, ang takmau ni BlackRock. Takmau. Ibang klase. Di ba? Takmau. Kasi sabi niya, eto na nga. Okay, so nagsisimula pa lang po tayo. So pagka pumasok si La BlackRock, ayan na, pumasok na yung pera nito mga boomers. Okay. I will not be surprised kung abutin nga may nagpe-predict ng 500k yung Bitcoin. 'Di ba? And makikita niyo no, balikan natin yung sa El Salvador ha. All right. So kung mapapansin niyo, itong BlackRock, this is more on tokenized bonds. Eh. Okay. Yung balita sa El Salvador is more on tokenized loans. Alright? Tokenized loans na. Okay, so makikita mo yung TradFi, traditional finance, unti-unti, mag-a-adapt yan, papunta po dito sa crypto, iba blockchain nila yan. Again, ulitin natin, nagsisimula pa lang po tayo. Ito na yung tinatawag nating simula ng mass adoption. Okay? Alright? Ito, mga titos and titas, ha? Sa tagal-tagal ko nang nag-Bitcoin. Okay? Pagka nagta-travel ako, to be honest, naghahanap ako ng mga establishment na meron man lang paskil na Bitcoin or crypto, they accept crypto or Bitcoin. No? Naghahanap ako.
Sa tagal-tagal ko din nagta-travel, wala pa. Wala pa akong nakikita. In Japan, wala. Diba? Wala pa tayo nakikita. So, anong nasa isip ni Tito, no? Pagka na ganun, nasa isip ko, mga titos and titas, sabi ko, talagang ang aga pa. Talagang ang aga pa. Okay? Kasi may mga nakapaskil pa pag magbabayad ka po, no? Kumain ka sa restaurant, o nag-shopping ka, o kaya bibili ka ng ticket sa train. Okay? Ang ina-accept, Visa, MasterCard, Fiat. Sa Japan, may IC. Yung IC card, pwede na nila ipambayad sa 7-Eleven. Pwede mong loadan, no? Yun ang pinatanggap po dun. Alright? Yun ang tinatanggap dun. Wala pang adoption ng crypto. Wala pang adoption ng Bitcoin. Sabi ko, maaga pa talaga. Balikan natin, ha? Balikan natin, mga titos and titas, yung history. Okay? Para yung argument ni Tito ay medyo mas tumibay-tibay. Nung unang panahon ng hapon... Hindi, ibang kwento yan. Okay. Noong unang panahon, di ba? Kahit naman po nasa first world country ka, be it in US or in Japan, wala pong tumatanggap ng credit card. Pag sumakay ka ng train, you have to pay yung using your fiat. Coins pa nga nun eh. Di ba? Okay? Wala. Pag bibili ka, hindi, fiat, bili ka ng token, okay? Hulog mo. Okay? During that time, sino ba nakaisip, di ba? Sino ba nakapredict na hindi magiging magkakaroon ng mass adoption itong Visa, itong MasterCard, itong payment railway na to? Di ba? So yung mga nakataya diyan kina Visa, kina MasterCard, syempre the likes of Lolo Warren na rin 'yan, di ba? O sila yung tumiba-tiba. Kasi nakita nila wala pa. Hindi pa may na narinig na nila yung Visa, narinig na nila yung MasterCard, pero wala pang gumagamit. So sabi nila Lolo Warren, mukhang goods to, ah. Pasok tayo dito, sok pa tayo dito. And the rest is history. During that time, alam nyo kung ilang taon si Lolo Warren. Iba nga mga kaidaran lang natin. Di ba? That was 20, 30, 40 years ago. So, itong nangyayari ngayon sa crypto technology, sa blockchain technology, is the same nung generation nila. And ito nangyayari sa generation natin. Alright? So kung hindi ka makasakay dito sa transition na to, and you are on your 40s or your 50s, most likely, ang abang mo, next lifetime na. Diba? Next lifetime na. Kasi bago ulit magkaroon ng panibagong technology na pwede mo sakyan, eh wala na. Wala na tayo sa mundo na to. Most likely. Okay? So probably, yung mga nakikinig ngayon na mga millennials, yung mga Gen Zs, diba? So sila naman, may bago na naman on their generation, most likely, na technology. Napag-isip-isip ba kayo? Mga titos and tinas. Alright? So that's how you speculate. Pagka masyadong maaga pa, tingnan mo. Meron bang katuturan to? Ano ba ang future nito? Don't just discard it. Narinig mo na. Huwag mong hayaan na lumagpas sa'yo. Okay? Okay? Huli ba? Huli ba mga titos and tinas? Alright, ayan na, tinutuluan na yung gold. Titipin na tayo. Alright, okay. Okay, ito maganda. Teka lang. Titipin ko lang ito. Close ko lang ito. Naipit ako kanina eh. Yan na, binuhusar na. Okay, yan na muna mga balita natin, mga titos and titas. Magtitipin lang si Tito G sa pagbabalik natin. Babasahin natin ang mga comments nyo, sisilipin ang mga tanong ninyo, at sasagutin ang mga comments ninyo. Nagkalambo-rambo lang. Magtitipi muna ako sa pagbabalikan ng Crypto Live Pilipinas!
And we are back! Mga titos and titas, welcome to our final set brought to us by Bybit. Alright, okay, yung mga wala pa pong account sa crypto, after nyo marinig yung kwento ni Tito G kanina, no? I just hope na kahit hindi naman hong kailangan na buong kabuhayan mo ilagay mo. Alright? At hindi ho ibig sabihin na yung crypto ay bawal sa isang jurisdiction ay hindi na siya po pwede kailanman. Alright? Okay? You have to understand na almost all of the countries meron ng mga crypto exchanges. Alright? And before we know it, naka-adapt na po lahat, nandyan na po lahat. So, again, hindi natin sinasabi na ilagay nyo ang kabuhayan nyo sa crypto. Take a look at it. Take a look at it. At kung trip niyo, okay, meron pong demo account ang Bybit, pwede kayo mag-open ng account dyan. Kung hindi kayo marunong mag-trade, wag po kayo mag-trade. Wag nyong pilitin ang pag-trade. Pwede kayo mag-bodega. Alright? Pwede rin yung gawin sa Bybit. Okay, nasa description ng video natin yung link. Okay, pag nasa TikTok kayo, nasa bio natin yung link, ha? Para makapasok po diretso na kayo sa Bybit, Bybit, Bybit. Alright? Okay, basa tayo ng konti. Okay, ayos na. Kita nyo, nakatipid pa si Tito G, no? May mga kinat ako mamaya. I'm gonna post it sa the Discord natin. May mga kinat ako pero kasi net positive na. Naipit ako kanina, mamaya yung entries natin, ha. Naipit si Tito G pero nakalagari kasi ako sa taas. So nung binalikan na medyo net positive na tayo, close na tayo. Tapos na po ang trading ko today dahil garahi na. Kita nyo, habang nagla-live, kahit ano pa yung gawin ng gold, okay, tapos na kami. Okay, bukas na ulit kami magtutuos niya. Bahala na muna siya sa buhay niya. Congratulations sa mga nakatipi, nakasabay doon sa mga zones natin. Palakpakan natin yan. Alright. Okay, silip na tayo siguro. Basa muna tayo ng mga tanong, ha? May pang shopping na naman si Tito. Oo, kita ninyo, no? Kaya nga, sabi ko kanina, I'm gonna show it to you, yung mga conversations natin sa Discord, no? Kung nandyan po kayo, basahin nyo po. Basahin nyo. Marami po kayo matututunan, marami rin kayo mamamarites dyan. Okay? Kaya nga, sabi ko kanina, no, sa Discord natin, sabi ko, ito pong trading is a lifelong skill na kapag ka po natutunan ninyo, uy, tiba-tiba ito, laki ng kinita. Dito kaya ako, mga nagtipi na sa gold. Okay, bumomba na. Okay, ito muna, babalikan natin yung mga tipi nyo. Congratulations, ha? Mukhang marami na tumiba-tiba na naman sa gold di kanina. Okay, ang ganda ng buhos, ang ganda ng pump. Alright, so if you know how to make money in the market, you can make money in the market forever. Lifetime po yan. Trading is a lifelong skill. Habang kaya mong pumindot ng buy and sell button, para kang may ATM machine sa bahay mo. Alright? Okay? So sabi natin kanina, eto, teka, punta natin. Kung wala pa kayo dito sa Discord natin, just get our Tipay course sa website, titovlogs.tv yan. Para makapasok po kayo dito sa Discord. Yan ang entry nyo. Meron pong available dito na public chat. Okay? Nasa na. Okay. Pakita natin. Eto. Ito po. Ito po yung sabi natin kanina, ha? Alright. Okay. Ito. Basahin nyo. Ang gaganda ng mga stories dito. Kung iisipin niyo yung mga kwento po dito, pang maala-ala mo kaya. Meron pa ba nun? Diba? Ayan, oh. Eto. Basahin lang natin, ha? Okay. Because of bad entries, FOMO, lack of conviction, pride, and rushing my trade, 1K USD was liquidated just the other day. Isa sa mga pinakamasakit na loss ko. Kasi ang analysis ko was short sa 4-hour time frame, pero di ko pinaniwalaan, nagkatako nung nakita kong umaangat na. Okay? Minadali ko yung trade ko. Okay? Kaya ang pangit ng position, multiple wrong positions kasi nga nagmamadaling bumawi, nag-doubt sa analysis niya at nagkaroon ng emosyon. Okay? Ended up cutting his position. Okay? Pero, okay?
At he traded again. Okay, the next day. But with more conviction, discipline, and faith that my analysis will pan out, ended up gaining 60% for the day. Alright? Okay? Ang gaganda ng mga storya po. Okay, these are real life stories ng mga traders na nandito. Okay, so basahin niyo po 'yan. Okay. So kaya sabi natin kanina 'yan, nandito po, ha? Puntahan niyo lang po 'yan. Okay. Okay. Don't give up on trading. Follow niyo yung position sizing para hindi kayo kinakabahan. Most of the time, kaya po nagiging emosyonal ang isang trader kasi over leverage. Okay? Mali yung position size. Kaya tayo, pagka yung trade na go against our bias, kinakabahan kagad tayo. Kasi baka maliquidate ako. Okay? Eh yung market, alam na alam nila yan. Alam nila na si Tito, si Tita, eh mahilig tumaya sa casino at nag-all in. Okay? Eh lagi nga talo sa poker yan eh. Kasi unang river pa lang, all in na kagad eh. Parang binablab yung market. Kala yata poker, all in ka agad. Di ma. Pero kung tama yung lot size, yung position size mo, hindi ka kakabahan. Kita nyo po, no? Babalik yan. Katulad po kanina, no? Yung trade natin sa gold, binomba ng binomba, sinyort ko yon sa all-time high. Binomba. Pag bomba niya, nilagari ko yung bomba niya. Mas malalaking lots. Kaya nung bumaba siya, kahit kinlose ko yung naipit dun sa pagbomba niya, alright, net positive pa rin. Kasi ang dami ko nang nalagari dun sa last. So mamaya, I'm gonna show it to you. Alright? So, paano mag-trade ng tama using leverage? Pwede po kayong pumunta dito sa website natin, titovlogs.tv. Tapos na po yung sale. 9 days to go before the halvening. Alright? Grinding the futures po. No? Grinding the futures. Yan ang aralin ninyo. Panoorin nyo po ito. Alright? Right combination of position size and leverage. Trade management. Okay? Alam nyo kaya kanina, nag-negative ano ako eh. Malaki-laki, mga $500 yata. Nag-negative $500 yata ako kanina. Pero hindi ako kinakabahan. Excited ako. Oo. Excited ako kasi meron akong rescuer. Tatalpa ako doon sa tuktok. Makakalagari ako doon sa tuktok. Ibig sabihin, may opportunity ako. Okay, at papakita ko na sa inyo. Okay, just go to our website. Pag nasa TikTok po kayo, you can check out ito pong TikTok shop natin and you can get itong mga freebies natin. Itong Bitcoin na keychain na may logo ni Tito G. Alright, so tago nyo po ito. Souvenir to, ha? Kung nasa TikTok kayo, diyan kayo bumili sa TikTok shop ni Tito G, papadalan ko kayo nitong keychain. Alright? Okay, pakita ko muna sa inyo po, ha? Yung trade natin. Kani-kanina lang. hindi ko alam kung magkano yung na-net ko. Ito kasi living ko nga dito sa MT5. Sa MT5 ko, dalawa kasi tinitrade ko eh. Sa MT5, net ng 252. Lalim nung cut ko, isang 137, isang 194. Pero ay net ng 252. Sa MT4 ko, uy, mas malo. $216. So, mga $400. Diba, kanina lang tayo nagsimula. Alas 9, 9 to 9.30. Meron ka ng 400. O, garahin na. Tapos na. O, bahala na si Gold kung ano gusto niyang gawin. Okay? Alright, eto po. Mapakita ko sa inyo yung history ng trade ko. Ah. Sana maalala ko kung saan ako naipit. I think, teka lang, 5 minutes. Okay, dito. Alright. Okay, dito po sa area na to, sa area na yan. Alright. I was shorting it dito sa area na to. Nung hindi na niya tinatamaan, okay. Dito pa. Teka lang. Ha. Nung oras yun, parang mga 9 to 9.30. Teka lang. Ha. Papakita ko sa inyo para maaral nyo rin po. No? Usually, I start my trade kasi ng mga 9 o'clock. So, hanapin natin yung 9 o'clock na candles. Alright. Ito. Alright, ito. Okay. Usually, okay? Usually. So, dito, nung nakita ko, okay, nakita ko prior to 9 o'clock, sabi ko parang nauuntog, nagiging resistance po ito. This is the previous high, eh, nung yesterday's high. Yan po yon, right? So, naipit ako ng isa dyan. Tapos, ang ginawa ko, nung nauntog po yan dito, kita nyo yan, ha? Okay?
Okay, nauntog po yan dyan. Nilagari ko yan sa 1 minute. Bumababa ako ng 1 minute. Alright. Nang malaking lots. I think 0.5 lots. 0.5 lots. Nilagari ko yan. Okay, nauntog dyan. Tumama dito. Pag akyat ng konti, short ko yan. TP. Pag akyat ng konti, short TP. Short TP. Okay? Short. Naipit. Naipit ng isa. Naipit yung sundalo ko. Kasi umakyat. Bumasag ng new high. Dito, hindi na ako nag-trade. Alright? Sa dami ng natipi ko dito, nilagari ko dyan. Alright? Nung umakyat, nag-bleed ako mga 500 yata or even more. Pero dito, hindi na ako nag-trade. My plan is to enter another short pagka nag-break to. Hindi ko na tin-trade to kasi malaki na yung negative ko eh. Negative 500 na ako. Sabi ko, pag umakyat yan somewhere siguro here, I don't know, kasi all-time high yan, dun ako papasok ulit ng mas malaking lot na short. Yung rescuer ko na 2 lots, dito ko ipapasok para konting tulo at the very least break even o may konting galos makakalabas ako. That's the plan. Alright? Eh, hindi na binrasag. Dumire-diretso na. Ayun. So, nasan ako naipit? Somewhere here? Diba? Yan, somewhere here. Ano po nangyari? Ayun, binalikan. Tinipi ko na. Tinipi ko na. Bumalik na eh. So, most traders, ganito po nangyayari. Most traders, okay. Dahil nga, over-leverage, hindi alam yung tamang combination ng position size. Dito pa lang, pagpalo dito, kinakabahan na. Pag akyat dito, liquidated na. Only to find out, after a few minutes or hours, bumalik na dun sa entry nila. You see? Okay? Getching ba? Getching. Okay. Ang gold po, kung nagte-trade kayo ng gold, ha? Ito, favorite kong i-trade actively. Ganyan lang po yan. Okay? Bundok lang ng bundok yan. Either inverted V, okay? Or V, katulad po nito. Look at this. At dahil mataas yung leverage na ginagamit natin sa gold, konti, no? Okay, konting pitik lang yan, tipi na tayo kasi scalping ang ginagawa natin sa gold, eh. Alright? Kita nyo, kahit si Tito G naiipit. Okay, wala pong perfect na trader, kahit ako naiipit ako. Pero nakakalabas ng buhay. Kasi I know how to manage my trade, di ba? Meron akong trade plan kung paano ko siya i-rescue. So if you want to stay longer in this game, in trading, it doesn't matter if you're trading stocks, crypto, forex, doesn't matter. Ang tingin ko dyan, pare-parehas lang, puro kandila. Hindi ko na nga maalala yung presyo. Sa totoo, sa active trading, ang tingin ko lang dyan para siyang structure. Candles lang siya, hindi ko na matandaan yung price. Okay. Ang natatanda ko lang price, Bitcoin. Okay. Alam ko lang nasa 70,000 siya kasi binubudek ako siya. Alright. So ganyan lang po. Trade one asset. Okay, my suggestion is this. If you want to do active trading, just trade one asset or one pair. If you want to trade Bitcoin, just Bitcoin. If you want to trade Ethereum, Ethereum. Makakabisado niyo po. Okay? If you want to trade gold, gold. Para makabisado niyo. Kasi pag patalon-talon kayo ng iba't ibang crypto, kita nyo, puro liquidated. Diba? Wala kayo na perfect. Yung strategy nyo, kasi mag-work, for example, sa isang asset, tapos lumipat, let's say, strategy mo, gumagana sa Bitcoin, ha? Tapos, sinubukan mo sa memecoin, liquidated ka. Eh, magkalayo, eh. So, ang akala mo ngayon, palpak yung strategy ko, ha? Hindi gumagana yung tipay ni Tito G, ha? Diba? Sa Bitcoin, lagi kang panalo. Pagdating mo sa meme coin, durog ka. Or the other way around. So in order for you to hone your trading skill, my suggestion is just choose one pair. Pare-parehas lang yan. Kung kikita ka, kikita ka. Kung banu ka mag-trade, mag-aral ka. Kung tinatamad ka mag-aral, kahit anong pair pa yan, hindi ka mananalo. Kung tinatamad ka. Follow for more, Tito Moves! Okay!
Yan na. Okay, by the way, I'm trading gold. Okay, Tito Josh, pakisama po ito, Tito Josh. By the way, I'm trading gold using XNES, platform ng XNES. Nasa description ng video natin yung link para diretso na kayo sa website nila. Yan na. Follow for more Tito Moves. Okay. Teka, saan yung tubig ko? Alright. Happy-happy na naman. Hoy, abangan nyo mga Patreon natin sa malapit na nating i-open yung mga ibubukas natin dyan. Click the like, basa ako ha, kasi sabi yan, sabi ni Tito Ben, gold lang, sapat na. Nagpa-platinum ka din ba, Tito? Hindi po, gold lang po talaga. Sir, what apps po pwede mag-trade sa local stocks po? What apps? Pwede po kayo ng To Trade Asia. 100x ba naman, lagi sunog ka agad, sabi ni Tito Neil. Kamusta Japan, Tito? Ilang days walang klase? Opo, ayos naman. Malamig ang Japan. Baka, Mr. Conan, yan, maraming salamat po. Baka mag-halving price ang BTC sa halvening. Kung mag-halving price yan, mangangalahati, 35K yan. 35K yan. Are you ready for that? Yun ang tanong, di ba? Tipi na din kay Goldie. Tapusin ang live mo, Tito. Diretso na Monterrey pang liempo. Oy, congratulations. Ang sarap na liempo niyan, ha? Alright. Tito, goods po ba mag-DCA even 10 days na lang before halvening or wait for the dump? Pag actually, eto po, ha? Okay. Tito Neil. Okay. Pag nagdi-DCA kayo, hindi nyo po tinitignan kung magkano yung presyo. Kasi regular buying eh, di ba? Dollar cost averaging. Hindi mo na tinatimingan. Okay? What you usually do pag nagdi-DCA ka, let's say you're buying weekly, you're buying monthly. Okay? Pwedeng ganun. Okay? Ngayon, pagka bumalip, let's say bumili ka sa halvening mismo, hindi nag-dump. Pagbili mo, nag-dump. Okay, next month, nandun pa rin yung presyo kasi yun yung schedule mo ng pagbili. Di bumili ka ulit. Yun po ang DCA. Marami na kukonfuse eh. Kasi ino-overcomplicate eh. Sabi nga nila, ino-overthink eh. DCA na nga lang, hindi pa magawa ng tama. Madami na iiwan. Diba? Madami na papa-FOMO na papabili sa taas. Lagyan nyo po nandit. Gusto nyo kada sweldo. Every Friday, mag-DCA Friday ka. It doesn't matter kung ano yung price. Kasi pag DCA po, long term yung pinag-uusapan natin dito. Pang mahabaan. Ito lagi ko sinasabi. No? Whether you bought Bitcoin at 70,000 or you bought it at 65,000. Okay? When the price goes to 100, 200, 300,000, does it really matter kung nakabili ka sa 65 or sa 70? Yung mga nag-DCA kasabay ni Tito, may nakabili sa 16, may nakabili sa 20, may nakabili sa 25, may nakabili sa 30. Ngayon pong nasa 70 na ang price ng Bitcoin. Does it really matter? Kung nakabili ka sa 30, pinakamataas mong bili, 30, di ba? Hindi na. Ang importante, may hawak ang bitoy. Ilan yung hawak mong bitoy? Kasi the moment na i-overcomplicate nyo yung mga bagay-bagay, okay, doon tayo nadadali. Doon ka hindi napapabili pa at doon ka pa napapabenta ng wala sa oras. Alright? Okay, follow for more Tito Wobbs. Ang dami niyan. Nako! Huwag na kaya tayo mag-chart. 12.04 na. Okay. Tito G, regarding spot, how to know if taking profit na ba? You have to use chart. Okay? You have to use chart pagka profit taking. Meron tayong rule na, na tinuturo dito, TP when happy. Pag nagle-leverage kayo, ha? Pagka spot po, chart po ang gagamitin nyo. Technical analysis. Aha. BTC it's all. Okay, I just trade 4 coins, sabi ni Tito Bistak. Yun, ayos yun. Aha. Tito, ano po setting yan? Yung multiple entries po, na pagdagdag po ng entry, na-adjust lang po yung entry price nung unang entry. Hindi po. Mahabang kwento. Okay. May mga grades kasi yung entries natin eh. Okay, so yung mga entering gilid-gilid lang, maliit lang po yun, yung robot ko na yung umi-entry doon. Tapos ang next entry ko, mas malaki ng konti, yung medyo mas maganda yung zone. Pag tinagus pa doon, yung rescuer ko, mas sobrang laki. Ganun po siya. Depende doon sa grade nung entry.
Ayun, no, sabi ni Tita Hana, oh. Nakakatawa ka, Tita Hana. Parehas tayo na iniisip, ha. Nag-charge sa 2370, nag-pump sa 2377, then nag-pump. Excited ako kasi ganda ng setup. Oversold na, so ready na yung pangbala ko sa rescue trade. Di pa nga, patapos yung lumagari, pero break-even na, okay? You see, okay? Basahin ko mabuti, ang ganda ng... Ang galing mag-trade dito si Tita Hana, alright? Pakita natin, Tita Hansa, yung iyong mga trades dito sa Scalping Gold. Pinapakita ko po sa inyo para ma-inspire kayo, ha? Ayan, mga babaeng trader yan, ha? Okay. Oh. Asa na ba yung post mo kanina? Tumibatiba ka na naman. Parang kagabi yata yun. If I'm not mistaken. Ito ba yun? Hindi, dito, Tita Hana. Ayun. Kung isa lang ang trade ni Tita Pay, ayan, lumagari siya. Alright, $416. Tita Hana, congratulations. Bekenemen. Okay. O, yan po yung patunay. These are real traders. Okay, kita nyo, ha? Binomba, nakashort siya, binomba. Imbis na kabahan, natuwa pa. Kasi ang ganda nung setup, yung rescuer niya. Sabi niya, patay na naman sa sniper ko to. Yari na naman. Tiba-tiba na naman yung rescuer, di ba? Paano nagagawa po yon? Nagsisimula po yan, okay, sa tamang position size. You can't do it. Hindi ka makaka-rescue trade pag mali yung position size mo. Sa una pa lang, naka-all-in ka, de, wala ka ng pang-rescue. Alright? Nadali ka ng trap, tito. Opo, Tita Cassandra, nadali tayo. Kita nyo na kahit si... Imagine this, ha? Imagine this, no, mga titos and titas. Especially mga newbies. Imagine this. I've been trading the market for the past 15 years, going 16 years. And until now, eto lang, kanina lang, nagkakamali pa rin tayo ng trade. Pagpasok mo, binobomba, nakashort ka. Okay? Until now. Imagine if nung first 2 weeks ko na nagte-trade, mas lalo yun. Imagine nung first 3 years ko nagte-trade, mas lalo yun. Di ba? If nag-give up ako nung first 2 weeks or first 2 months ko sa trading, walang Tito G ngayon. Walang makikipagkwentuhan sa inyo ngayon. Alright? So instead of giving up dahil laging mali yung pasok ko nung kabataan ko, sabi ko sa sarili ko, walang hiyang animal to, ah. I lost 70% of my portfolio when I was trading the stock market para po doon sa mga newbie na bagong tambay lang. Nalugi ako ng 70%. Sabi ko, ibang klaseng animal to stocks, ah. Kailangan kong aralin to kasi pag naging magaling ako dito sa trading, yung kumuha ng 70% ko. Kasi may pinuntahan yung 70% ko, eh. Di ba? Definitely may tumalo sa akin na trader din. Ibig sabihin, pag naging magaling ako dito, I can make a lot of money. Marami akong tatalunin. So, nagpursige. Alright? Hindi tayo tumigil. And until now, nag-aaral tayo. Wala pong katapusan ng pag-aaral sa trading. So, it's either you're in sa pag-trade, active trading, or you're totally out. Ganun lang po siya. Wala pong medyo-medyo okay-okay lang dito. Yung mga okay-okay lang po dito, laglag lagi yan. Puro lugi yan pagka-okay ka lang. You have to be excellent. You have to be good in what you're doing. Alright? Follow for more, Tito Moves! Okay? okay. O, yan na muna. Sige na. Daming basa dito, eh. Okay. Saan na yung chart na ano? Okay. O, bukas na ulit yung pambasahin yung mga comments, ha? Okay. Okay na tayo sa gold, ha? Okay na tayo sa gold. Okay. Bago ko lang ilipat yung chart, yung mga nagtitrade po ng gold. So, we are on the other side of the V. So, nakita nyo na, no? Reverse V, ha? Kita nyo. O, 1 minute, mas kita. Kaya ako, yung iba, natatakot sa 1 minute time frame. Ako, 1 minute ako nagtitrade, eh. Kasi scalping, ha? Sa scalping, just medyo kabisado natin. Alright? We are on the other side of the V already. Ganyan, ha? Kita nyo yan. Okay. So, okay. And this could be the bottom of the V.
Tama, lipat natin ito. Okay. Okay, ito po. Saan na itong isang alert ko? Okay. Yan. Pwedeng yan. Or pwede rin itong previous breakout point. Itong inalisan, ah, baan ko to. Okay. Let's see. I don't know. Alright. Tignan ko sa 5. Kasi meron tayong binrake out, remember, kung saan ako naipit kanina, somewhere dyan, sa 2380, dito sa area na yan. This could be retested. Pwede rin. Pwede rin bagsakan. But one thing is obvious, okay? Nag-peak tayo dito sa 2395 and we're declining. Oh, so watch out if you're trading this. Watch out if you're trading. May bilu-bilu pa ba tayo sa taas? Wala na tayong bilu-bilu. So, di ba? Getching nyo? Okay, kung paano ginagamit yung bilo-bilo. Ayan po, oh. May mga overheating na dyan sa taas. Okay, that's your 5. Okay, lipat natin to, ha. Okay, lipat natin. Nandyan sa area na yan. Let's look at the 15. Kung may overheating na rin, may bilo-bilo. Ayun, may bilo-bilo na rin sa 15 yan. Okay, sa 1H, mayroon bilo-bilo na rin ba? Ayun, may bilo-bilo na. So, alam nyo na. Okay, mga bilo-bilo boys natin dyan. Di ba, ma-short na yan. At some point, kung ano man, hindi na yan lalayo dyan. Pero kanina dapat. Kasi overheating na yan sa lahat ng time frame. Yung mga tinitignan natin, yan, 1, 15, 5. Minsan ako, 15, 5, 1 minute. Diyan ako tumitingin. Tingnan natin, may bilo-bilo dun. Bilo-bilo. Bilo-bilo kayo dyan. Silipin natin si Bitoy. Ayan na. Okay, oy, click the like, ha? Click the like. Okay, again, yung mga nagtatanong saan tayo nagte-trade, we're using the platform of XNES. Nasa description ng video natin yung link. Kung nasa TikTok po kayo, meron akong gold scalping playlist. Pakihanap po yung gold scalping playlist sa TikTok ni Tito G. Panoorin nyo po yon para magkaroon kayo ng idea kung paano nagte-trade ng gold. Bitcoin, 70,000. Napakatahimik mo na, Mars. Ang tahimik mo, Mars, ha? Oo, why Mars? Anong plano mo, Mars? Teka, nasan yung guhit ko rito, Mars? Okay. Nasan yung guhit ko? Pahid ba yun? Hello? Ano nakahide? Hello? Di ba may box na to? Sino gumalaw nitong chart ko? Nawala na naman yung box ko. Lagyan na lang natin. Lagyan na lang natin. Nawala eh. Okay, dribble-dribble lang po si Bitcoin, ha? Okay. So, I hope hindi kayo nanliliquidate. Malalo na kung matagal na kayo nakafollow dito. Alright. Nandiyan lang siya sa loob ng box. Sinabi na natin yan na magte-trade lang yan dyan. So, as much as possible, pag nandito sa baba, o di bong bahay ka, ganun lang mga simple yan, eh. Yung baba na, this is the 1 minute, kaya pala hindi ko makita yung box. Sorry. So, we... Alright. Okay. Diba? One day. Dito yata yun. Yung may box. Okay, triangle. Sa yung box natin? Nawala yung box, ha? Pakikita ng box. Alright. Ginuhita natin to ng box yesterday. Ako, ba't nawala siya? I think somewhere here. Yan. Yung tinitignan nating support. No? So, nandun, medyo nandun siya sa upper part ng box. Eh. Lagi-spot kayo. Hindi pa niya tinatamaan tong green cloud. So, we're expecting a support. Pagka tumama po yung price, pwedeng bumuntot yan dyan sa green cloud and then you can see some bounce. Look at this sa 4-hour time frame. Most likely, nag-bounce yan sa 4H. 4H cloud, ha? This is the 4H cloud. Look at this, na? Look at this. Bumaba, andun sa dulo ng cloud, umakyat. Okay, nasa cloud eh. Your cloud is your support. Ngayon nga lang, medyo malapit na kasi to sa resistance. Meron ka mga $3,000 na area pa. Pero hindi, for me, hindi na to sa akin viable, no? For me, napasukin to above this. Maybe you can wait a little lower ng konti, no? Alright. Weekly chart. Teka muna, BTC.D natin. Dribble na lang kasi si Bitcoin eh. So, we don't know kung yung mga alts may binubomba ba? Uy, meron akong alt na meron akong senior sa front seat, ha? Last update natin, 2 weeks ago yata yun. Bumomba na siya eh. RWA yun na token.
this is your Bitcoin dominance, buo pa rin eh. Nasa parallel channel pa rin si Bitcoin dominance eh. So mukhang hindi, walang bumobomba na alts, no? Tingnan natin sa watchlist. Ah, ito si Ena. Ito. I shared this sa ano, sa front, sa... If you are in our... if you are in our Discord, nasa GC natin yan, I think I shared this dito sa crypto chat. Ayan, sa crypto chat. Yan, yun po. No? 4.9? Ano na ngayon? 4.18 na ba ngayon? Okay, 4.9. Okay, we share this bago to bumasag eh. Sabi natin, halos same halos ng ondo chart eh, nung unang nakita natin. Halos same ng ondo chart. Eh, kailangan ba sinabi to? Ito. 4.9 nga. Hindi ko pa masyadong gets yung ano niya, pero gusto ko lang yung chart. I just like the chart eh. Kasi nga chartist tayo eh. So, hindi ko pa masyadong maintindihan ano nga ba to. Tapos I did some research, parang may stable coin siya, parang sabi ko medyo parang familiar to sa Terra Luna. Okay, so natuwa naman ako kasi kung gagayahin niya yung kapalaran ni Terra Luna. Okay, kung gagayahin niya yon, meron akong babantayan pagka magbe-bear market. Pag nag-collapse to, may stable coin eh. Alright, pero primarily, I just like the chart. No? Primarily, I just like the chart. Kita nyo, no? This is the same chart with Ondo. We have Ondo, pero matagal na po natin binili yan. Ha? So, pag bibili kayo, aralin nyo mabuti. Ha? Alright. Same with Ondo, kita ninyo. Nandito pa lang, binibili natin yan. Ilang months ago, nasa front seat na yan. Alright. So, nung nakita ko yan, and yung ENA, na parang, sabi ko, parang halos similar. Okay. So, ganyan lang tayo as a technician. Hindi natin kasi, hindi ko kayang aralin lahat. Ayan, Ondo, tama. Tito, nangyari sa Render, tsaka sa FET, ARB, but very down. Yung iba, nagpapump sila, wala. I don't know, dito. Yan lang, hindi ko rin alam eh. Bakit yung FET? Eh, ayun eh, yung FET. What else? Tito, what do you think is happening again regarding sa blue chips, real estate? Blue chip. What do you mean, Tito Oliver? Hindi ko masyado magets. May nagmamartilyo, tama. May nagagawa dito sa bahay. Bybit chart ba yung gold? Hindi po. Ang sisilipin nyo po sa gold na katumbas ng chart ng XNES is XAU USD by Oanda. Okay, kay by Oanda. XAU USD Oanda. Yan po. Halos kadikit yan ng chart ng XNES. Ilalabas ba yung bot mo, Tito G? Yes, ilalabas natin siya pero hindi po ma-accommodate lahat sa bot kasi may limit lang siya. Ipaprioritize natin yung mga Patreonatics and yung mga Patreonatics hindi unahan pa rin eh. Hindi lahat eh. Kasi ang mangyayari sa kanya, parang may limit lang yung initial tapos kung maganda yung performance, tsaka pa lang siya pwedeng dagdagan ng copier. So, i-build. Katulad ngayon, ready na siya. Pwede na sana siya ipakopy. Yun nga lang, kailangan niya munang i-build yung kanyang performance, no? Sa XNES para i-allow ni XNES na magpakopy siya. Nagkamali kasi ako nung una, MT5 yung ginamit ko. MT4 pala dapat. So, nag-open ako MT5 last February. Tapos, hindi pala yun. MT4 pala dapat. So, last March, March ba? O April? Hindi, April. Last April, nung nalaman ko MT4, nag-open ako ng MT4. Yun nga lang, kailangan ko muna i-build yung portfolio niya. Alright? So, hindi siya lahat, no? Hindi siya lahat magiging available yung bot natin. Okay. Si Tito Neil, bago lang sa TikTok. Salamat po. Tambay lang, Tito Pogs, Tita Faye. Maraming salamat dyan sa mga padala ninyo, ha? Okay. Tito G, auto-renewal ba ang ating Patreon access? Yes, auto-renewal po yan. As long as wala pong problema yung card na gamit ninyo. Yes. Uniswap tumulo. Oo, kasi di ba yesterday, si Uniswap merong binabanata ng ano to, ng SEC. Binabanata siya. Nakita ninyo, no? Ito, this is why. Ikwento ko lang. Okay lang ba? Bulong na lang. Uni. USDT. Okay. Bagsak. Oo, oh, lalim mo. Oh. Di ba binanatan siya ng SEC eh?
Alright. Pero chart-wise, nandun yan sa support. Okay, ganito po, no? Kaya ako, mas, yung active trading portfolio ko, pinocus ko lang siya sa gold. Active trading. Every day, nagtitrade ako ng gold. Pag may opportunity, ha? Almost every day, may entry naman na binibigay. Alam ng mga tamba yan. Yung crypto, ang ginawa ko, bodega, kasi bull market, eh. Yung mga tokens na gusto ko, I just buy it. Yung kita ko from my active trading, kumita. O, bili ko. Bodega. DCA time na ba? DCA. Diba? DCA lang ako ng DCA. Bull market eh. Bakit? Bakit nandun ako sa active trading sa gold? Unang-una, bull market sa crypto. Okay? Pag bumili ko ngayon ng token na inaral ko, na type ko, most likely, aangat yan. Nakita nyo yung story ni Tito Luis Benaventura. If you're not following Luis, you follow Luis sa Facebook. Ang daming insights. Nag-take profit siya parang nung kanyang portfolio ng mga alts at 25% gain. Now, I think last December niya binild yung portfolio na yun. Ano? Yung alts portfolio na yun. And then now, nag-take profit siya at 25%. So based doon sa kwento niya, umangat, lahat halos umangat. May mga umangat lang na malalaas, may mga umangat na konting-konti lang yung angat. Pero majority is profitable. Why? Because it's a bull market. Diba? Binodega niya, inaral niya, pa-bull market na eh. Bull market na nun. O di angat, tipi na siya, 25%. Yan ang crypto pag bull market. Rising tide lifts all boats. Ngayon, if gagawin ko yung active trading ko, for example, let's say, mag-active trading ako ng alts. Let's say, napili ko Uniswap. Okay. Nakita ko may long. Nakita ko may setup. Tapos kinabukasan, may kaso. Laglag. Di ba? Sira. Wasak ka. Isang bad news, isang fad, wasak tayo eh. Whereas kung I just hold it, antayin ko na bumaba, I do DCA, okay lang. Aakyat naman ulit dahil we're in a bull market. Malaki yung pinagkaiba niya dun sa market ng gold. Kasi sa gold, ang binabantayan natin, high impact news lang. Okay? Wala ka nang binabantayan dun na fad. Diba? Wala nang regulator na, oh, sige, ibaba namin yung gold. Wala nang ganun eh. Mature na yung market. Kaya makita mo yung pinakita ko sa inyo yung chart kanina ng gold. 1 minute, letter V, inverted V. Follow for more Tito Moves. Okay? O yan na muna, mga titos and titas, it's 12:24, nagugutom na ako. Maraming maraming salamat po ha, sa pagtambay nyo. Join us na lang sa front seat. Okay? Yung mga wala pa puntipay, ito lang po yung, ito po yung paano ma-access nyo yung Discord natin. Go to our website, titovlogs.tv, get Tipay, alright? Get Tipay and join us sa front seat. Paalala ulit ni Tito G, weekend na ngayon, mag-chill-chill na lang tayo sa trading, alright? And manipis na naman yung volume ha, baka madali kayo. Tama-tama, ngayong weekend, kung may time kayo, mag-aral po kayo, go to our website, purchase Tipay, get GTF or yung mga courses natin dyan, pag-aralan nyo po ngayong weekend. Let's have a short prayer bago tayo mag-iwahiwalay. Dear Lord, maraming maraming salamat po sa araw na to. Lord, maraming salamat sa lahat ng opportunity, sa wisdom, sa energy. And Lord, maraming salamat dahil everyday pinapayagan mo ko na makapag-share, makapag-inspire sa mga tambay. Salamat din Lord dun sa mga natuto na mag-trade sa araw-araw na panunood, pagtambay dito sa ating tambayan. Salamat Lord din dun sa mga nag-share ng kanilang experiences. I-guide nyo po kami lahat, Lord, especially yung mga newbies na huwag panghinaan ng loob. Huwag panghinaan ng loob. Guide nyo po sila sa tamang landas kung paano tamang mag-trade, paano mag-manage ng risk. And most especially, Lord, bigyan nyo po sila na sapat na lakas para mapagtagumpayan yung mga challenges sa trading. Continue to bless us and guide us. All this we ask in Jesus' name. Amen. 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 Papano, mga titos at titas?
Tanghalian na. Bye!